Siyempre. Una, wala kaming gagastos para sa vlog at sa promotion. Pwede, doon pa lang po, malaking bagay na po yung mag-vlog. Ay, salamat sir. Anong pangalan sir? Wendell po. Ano nga pala pangalan mo? Alexis Costa po. Alexis? Costa. Costa? Ah, salamat sa'yo, Alexis Costa. Ah, magandang umaga po sa inyo mga katropa. Ah, ngayong araw po, papasyal kami ni Leo. Ayan, si Leo po, kapatid ko, kasama ko. Papasyal po kami sa DRT Bulacan. Hindi pa po kami kumakain, doon kami kakain. Maghanap po kami ng pwedeng kainan. Dito na po kami sa Banban the Second. The Second? Wala naman ba? Banban Second. Meron kasing Banban First yata. Siyempre, meron po. Magagala lang po kami. Ayun nga po, ang ganda ng panahon. Nagdidilim na. Malamang po na ito mamaya. Abutan po kami ng ulan. Maliligo na kami ni Leo. Ayun po mga katropa. Dito na kami sa may Doña Remedios na dinilap. Ayun po yung araw ko. Ganda po rin. Ngayon po medyo konti yung mga rider na pumunta. Dahil inaakala na mahigpit po uli ngayon. Kasi nung nakaraan po nagigpit. Pero ngayon po okay na po, maluwag na po. Pwede na po uli kayong gumala dito sa DRT Bulacan. Sama niyo ako ha. Ipapakita lang po namin sa inyo nila yung ano dito. Yung mga pwede niyong puntahan, pwede niyong galaan. Ganda po. Bundok na bundok. Namimiss ko po yung bundok namin. Kung saan po pinanganak yung mama ko. Sa may Estrabial, sa San Jose del Monte, Bulacan. Ganitong-ganito rin po. Papakita lang po namin sa video na to. Yung mga po pwede nyo pumuntahan dito sa DRT Bulacan. Kung magkano po yung magiging entrance, ganun, yung bahay sa tour guide. Saka kung ano po yung mga dapat puntahan. Saka kung gano'ng katagal, kung maglalakad. O kung aabot ba yung sasakyan doon. Para syempre kung may kasama po kayong bata, mahirap. Pero kung aabot naman po yung sasakyan, po pwede. Ay mga rider din po na mga nagagala dito sa DRT Bulacan. Marami po kasi siguro ang alam po ngayon na mahigpit ngayon sa DRT Bulacan. Kaya wala pong gano'ng pupunta. Pero totoo po, maluwag na po. Ganda po. Umpisa po natin dito sa pinakamalapit na po pwede natin puntahan dito sa DRT Bulacan. Magtatanong tayo. Ayan po mga katropa, ayan po yung mga po pwede nyo, unang yung pwede puntahan, yung DRT Sunrise Farm. Ayan, may mga sunflower. Kung mahilig lang po kayo sa halaman, ayan po yung mga, ayan po yung unang yung pwede puntahan dito. Na talagang siguradong maganda. Ganda pa. Boss, pwede magtanong? May entrance po ba rito? 50 po yan. Ha? 50. Ah, 50. Malapit lang po, pwede lakarin? Aabot po yung sasakyan? Four wheels po aabot. Ayun po pala, four wheels aabot. Kaya pwede pong kasama yung mga bata. 50 pesos po per head ang entrance, no boss? Ayan po. Ayan po ang una yung pwede puntahan. 50 pesos po yung entrance. Pwede pong kasama yung mga bata. Open po sila ng Sunday to Friday. Close po sila ng every Saturday. Ayun po mga katropa. Punta tayo dun sa susunod na destination natin kung saan pa pwedeng gumala dito sa DRT, yung pwede pa natin pasyalan. Ito po, isa pa sa mga pwede nyo pumuntahan ang Hacienda. Hacienda Farm and Resort. Aba, no edit, no filter, to see it, to believe. And experience the wonderful creation of nature. Ayan. Ang adult po nila 150 pesos po. Pagka kids 75 pesos po. Mura naman po. Located siya sa Barangay Sapang Bulak, Doña Remedios, Trinidad. Pagpunta niyo po ng DRT Bulacan, makikita niyo na po 'yan. Nasa gilid. Wala po tayong pwedeng pagtanungan. Pero dito po yata yung daan, tanong po tayo para sigurado. Para alam natin kung aabot ba 'yung sasakyan. Tao po.
Saan ba yung ano, yung hacienda niya? Ito, ito ang daan. Saan po pwedeng magtanong? Ay, hindi pwede pasok yung motor, maglalakad. May shuttle? May sasakyan. Gano'ng katagal yung biyahe? Matagal? Oh, ganun. Ayun po, may sasakyan daw po. Bata lang po kasi ang nagbabantay. Pero pagka gusto nyo pong pumunta at may bata kayong kasama, meron daw po kayo pwede sakyan. Tapos yung sasakyan nyo, iiwan nyo daw po dito. Hindi ko, shuttle daw po. Baka Carabao shuttle. Ayun po mga katropa, go ulit tayo kung saan po tayo makahanap pa na po pwedeng puntahan para pagka na ma-shell kayo, alam nyo na po. Daan-daan lang po kayo sa mga ganitong daan. Huwag madulas. Ito po, welcome to Dreamland. Pasok po tayo. Magtanong tayo, tsak na may mapagtatanungan sa taas. Pasok tayo, tanong tayo. Tayo pwede pong magtanong. Nakita po kasi namin yung ano nyo doon sa harap. May entrance po ba dito? 50 pesos po sa matanda, sa bata. 25 po sa bata. Ah, pwede po bata rito. Ano po yung mga po pwedeng puntahan dito? Yung pinaka highland po niya. Meron din po kainan dito. Kainan. Mga ganun po. Ayan po. Yung parking fee po nila sa bike 10 pesos, motorcycle 20 pesos, tricycle 30 pesos, four wheels 40 pesos. Meron din po silang tent. Pwede po kayo, pwede po mag-overnight dito. Ayun, pwede po kayo mag-overnight, 400 pesos po yung tent. Tent is small, 250, cottage, yung malaki 300 po, yung maliit 200. Duyan 25 pesos po. Add 100 for overnight. Ayun, entrance fee 10 plus 1, may promo po sila. Ayun po. Ayun po yung po pwede nyo puntahan at pwede po kayo mag-overnight. Tanong po natin kung meron silang araw na sarado sila. Ma'am, araw-araw po, bukas po kayo. Wala po kayong araw na sarado. Ayun po. Sige po. Salamat po. Taga San Rafael po. Eto po. Yan po yung... overnight po dyan. 1,000 to per overnight. 1,000 po. Ilan po yung kasyang tao dyan? Apat po. Ang ganda. Amit, opo. Sige po, salamat po. Bago pa na namin datang ng halaman. Pinagaganda nyo pa po ng gusto. Ayun po mga katropa, ayun po yung mga po pwede natin puntahan dito. Balik punta tayo sa susunod na pwede natin puntahan. Tingnan po natin yung taas. Pinayagan po tayong pumasok ng walang bayad para ma-feature po yung lugar nila. Hindi naman po ako nagpaalam na bablog po ako. Dahil nakita po na nagsasalita ako, puntahan ko na raw po. Ayan, may couple. Ito po yung mga po pwede nyo puntahan dito. Ayan, ganyan po kaganda. Pwede po kayo mag-overnight dito. Meron pong mga pinare-rent sila. Pero yung duyan po na yan, libre yan. Ito, libre po yan. Basta nakapasok na kayo. Kung mag-overnight po kasi kayo, syempre, kailangan nyo po ng tent, ng cottage na pwede nyo pagpahingahan. Kung medyo magtatagal kayo dito. Pwede kayong minum ng konti. Ayan, pwede rin po. Ayan. Mura lang po, 50 pesos. Pwede po kayo isang grupo na mamasyal dito. Ayan po yung mga ano. O pwede nyo pasyalan dito. Hindi na po tayo magtatagal dito at marami pa po tayong bibisitahin yung lugar para makita nyo po, para alam nyo po kung saan agad kayo pupunta pagka pupunta kayo ng DRT Bulacan. Tanalaya, Dreamland po. Where dreams are made. Ayun. Meron na po tayong bagong couple na natagpuan. Alis na po kami. Hanap ulit tayo ng ibang lugar. Hanap tayo ng ibang lugar na pwede pang puntahan.
na pwedeng mapasyalan nyo pag pumunta po kayo ng DRT Bulacan. Ganda po. Promise po sa personal, kung nandito po kayo, makikita nyo siya. Mataas na mataas po yung lugar. Mag-i-enjoy po kayo. Saka may mga ilaw po dito, ayan o. Malawak. Pwede kayong mag-overnight talaga. Ayan. Sarap po mag-overnight dito, tapos may tent kayo. Ayan, meron din pong mga mesa. Ayan. Ganda po, maganda. Ito yata yung Mulawin na puno. Mulawin na puno. Ayun po, punta tayo sa susunod na lugar kung saan tayo ano, kung meron pa tayong pwede punta. Dreamland. Ah, may campsite po kayo? Ah, meron po pala silang campsite. Ah, pakita lang po natin saglit para makita nyo rin bago tayo umalis. Ayun, ito po yung campsite. Ah, dyan. Diyan po kayo, pwede po kayo maglagay ng tent. Ayan. Ayun, maganda po, maganda. Ouch. Maganda po, ayan o. Nasa isang grupo po kayo. Ayan. Ang maganda po rito, pupunta kayo ng umaga. Siyempre, maaraw, pwede po kayo mag-ihaw dyan. Mag-inuman ng konti. Ayan. Relax na relax, saka malilim. Ngayon, kung abutan man po kayo ng ulan, wala pong problema, meron po tayong cottage. Pwedeng tutuluyan at pwedeng tutulugan. Tapos may tent po na pwedeng upahan. Ayun, ang ganda. Okay po siya, pwede sa bata. Ayan po yung mga owner, si ate. Ayan. Ano po pangalan niyo, ma'am? Mercy. Ayun po, si ma'am Mercy. Salamat po. Saka po si kuya. Ayan. Ano po pangalan niyo, kuya? Ayun, shoutout po sa inyo. Uwi na po kami, tuloy na po kami. Maraming maraming salamat po. Okay po, thank you. Ayun po mga katropa, alis na po tayo. Ang bait po nila, pinapasok po tayo ng walang bayad. Hindi naman po ako nag-offer na ano ko yung lugar nila. Sabi nila, video ko daw po, ayun. Na video naman po natin. Salamat ka ma'am sa akin sir. Nakita natin yung lugar. Maganda po talaga. Ouch, 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 ouch. Makikita nyo po agad dito sa daan. Welcome to Dreamland. Ayun po. Ayan. Pasok po yung sasakyan. Wala pong problema. Pwede po kayo magsama ng bata. Yung mga okasyon po. Birthday. Ayan. Pwede nyo po i-celebrate dito. Maganda po. Promise. Punta po tayo sa susunod na lugar na pwede natin puntahan na pwede po yung bata o bawal yung bata. Alamin po natin sa kung magkano po yung mga entrance fee na yan. Alamin po natin. Ayan po, pagkapunta nyo ng Dreamland, ito po kagad yung makikita nyo, yung bubungad sa inyo na pwede nyo pasyalan. Aba, pwede mag-trade. Ano yan? Desi Digata. Private property. Hindi po siya private property po. Hindi nila pinararan. Ayan po ang ganda. Yan po kagad yung bubungad sa inyo. Pagbaba nyo po dun sa pinuntahan natin kanina. Abiyahin na po tayo at baka abutan tayo ng ulan. Ayan, tara. Dami pong pwedeng puntahan dito sa DRT Bulacan. Talagang may enjoy niyo po yung lugar. Wala pa po tayo sa kalahati, nasa bungad pa lang po tayo. Kaya kung humaba man po itong video na to, sana huwag niyo po i-skip. Patuloy niyo pa rin panoorin para mas makita niyo po yung mga ilang lugar pa dito sa DRT Bulacan na talagang po pwede niyo puntahan na talagang maganda po talaga. Talagang marirelax kayo. May mga lugar po na hindi pwede isama yung bata. Malalaman nyo naman po mamaya. Huwag nyo na lang po isip yung video. Ayan po yung mga susunod nyo na pwede puntaan. Santuario. Food trip, Kapetinapay, Kubo.
rentals, kumpleto po sila. Alamin po natin kung magkano rent ng kubo nila, kung saka kung pwedeng overnight. Tawag tayo. Tao po! Maganda po, overview. Pwede po magtanong, magkano po rent dito sa ka-entrance? Dito pa. Ganda rin po dito. Pwede rin po kayo mag-overnight. Tanong daw po tayo dito. Dito. Pwede po magtanong? Pwede mag-overnight dito? Pwede po. Magkano po yung rent ng mga cottage dito? Yung kubo po namin na triangular, 99. Ito po? 999. 1,000. Yung ganitong kubo? 12 hours. 12 hours yun. Ayun, hanggang baba. Ayun po, 12 hours daw po. 1K. Po na klase, 1.5 po, 12 hours. Yun doon. Ilan tao po kasya ron? May, bagay, maluwang may, naman ano eh. Ano siya, tawag doon yung parang may kwarto siya. Tapos, mayroong baba, tapos may taas siya. Ganda rito. May entrance po ba pagpasok dito? Pag po, wala naman pong gagawin, picture, mayroong papa-entrance po sila. Nagpapa-entrance po. Mag-ano naman po, wala naman po. Kung yung re-rentahan nyo, ganun. Kaya sa dahil. Basta nag-renta na po kayo ng kubo o kumain kayo, wala nang entrance. Pero yung papasok kayo, magpipicture-picture meron. Okay. Ayun. Yung pagtatanong ko po, may bayad po ba? Wala po. Wala po. Ayun po mga katropa, wala naman po balang bayad ang pagtatanong. Ayun po yung mga po pwede nyo pong puntahan dito pagka gusto nyo pong gumala sa DRT Bulacan. Ano po pangalan ng lugar? Santuario ni Cielo po. Santuario ni Cielo. Ayun po mga katropa, Santuario ni Cielo. Napakaganda po ng view, makikita nyo po pag nandito po kayo. Nakaka-relax. Ang masarap po rito, overnight, no? Ayun, masarap po. Doon yung pahapon na, pahapakilin na, saka yung ano. Maganda yung lugar, no? Opo. Ngayon, pagkain naman, sa pagkain, pwedeng umorder dito. Opo. Ayun, pwede naman palang umorder. Ayun po, salamat po. Ma'am Shelo po ba? Hindi po. Hindi po. Maraming salamat, ma'am. Ayun po, mga katropa. 1,000 po yung cottage, yung pinakamalaki po, 1.5. Sir, salamat po. Okay, thank you po. Santuario ni Cielo po. Isa sa mga madadaanan niyo po pag pumunta kayo dito sa DRT Bulacan. Ayun pala, hugot, lumuha, lumimot. Ayan, at muling lumaya. Ayan, nabasa niyo po ba? Pumunta po kayo dito para makahugot kayo, lumuha kayo, lumimot kayo, at muling lumaya. Ayun po mga katropa, punta tayo sa susunod na destination natin. Maganda pa tayo ng mga po pwede nating puntahan. Gaya ulit kami ni Leo. Mamaya na po tayo kakain sa medyo magpapahinga ng konti. Ayan po, basta pumasok po kayo sa may Barangay Acle. Pag nakita nyo po yan. High cement po yata yan, di ako sure. Kakanan po kayo dito. Hindi po kayo kakaliwa doon ha. Dito po kayo, kakanan po kayo. Para hindi po kayo maligaw. Ayan, papagayin yata tayo. Ayan. Dire-diretso na po ito ngayon. Papunta po ng 7 pools man na tinatawag nila yun. Tilapilona, yan. Diyan nyo na po makikita lahat. Ayun, River Resort. Paglagpas lang po ng tulay ng Acle. Ayun. Ayan po yung mga cottage nila. Ando sa baba. Hindi na po tayo bababa. Tanaw naman po dito. Pag po malinaw yan, napakaganda po niyan. Saka ang kagandahan po dito, pagparada ng sasakyan yung mga bata, hindi na humahirapan maglakad ng malayo. Eto na agad. Saka mura po, 30 pesos lang po entrance eh, no? Saka 15 pesos kasama lang po. Sir, yung parking doon. Kasama na po yung parking doon. Lalo na kung marami po ano. Ayun po pala. Kung gusto niyo pong pumunta ng mura, saka malapit lang po, dito po paglagpas lang po ng Acle, no. Ayun, paglagpas lang po ng Acle. Ayun po ma'am, sir, tuloy na po kami. Rekomenda ko po sa mga kaibigan ko, mapunta po dito. Kahit po kami, maaagala rito. Ano po sir, pakipicture nyo na lang para kung sakali pwede yung text. Apo, iyaano ko nga po, gagawa natin ng ano. Sa group. Salamat po. Thank you. Marami sir, ako kosa pa dito mga rider.
Ah, mga rider po. Ayun po mga katropa. Ah, kung gusto niyo makamura, makatipid. Aba, may magandang tanawin pa rito. Ganda. Ay, diyan po merong magtutour guide kasi bundok po 'yan eh. Ayun, pwede po kayo umakyat. Pag pumunta po kayo dito, pwede kayo umakyat diyan sa tuktok. Yung mga mahilig po mag-selfie, no. Okay. Ayun po, sir, salamat. Ma'am, salamat po. Thank you po. Thank you. Kung gusto niyo po makamura, makatipid, ito po yung isa sa mga nire-recommend ako. Gusto niyo maligo. Yung Lion River Resort. Ayan po. Lion River Resort. Paglagpas lang po ng tulay ng Akle. Ayan po mga katropa, paahon na po to. Ito po yung magiging daan nyo. Pag po umahon po kayo dito, ayan. Marami pa po kayong pwedeng puntahan. Tingnan po natin kung ano, saan mas maganda, kung saan yung gusto nyo. Check na makakita tayo ng lugar na gusto nyo. Pero sa mga gusto po makatipid at mga mura, doon po, simple lang. Mura lang. Talagang gusto nyo lang po talaga makamura. Pero hindi naman po kayo mapapamura. Ito pala yung tinatawag na 13 frogs. Tanong tayo. Ito yata yung mga tour guide. Ayan. Ayun. Sino po ba? Pwede po bang tanong? Yes, sir. Pwede po ba bata rito pag akyat sa 13 poles? Pwede rin. Halimbawa, mga ilang taon po kaya ang po pwede? Kung sakali, pababa. Anim na taon? Kaya na? Kuformi na ang pusat sa inyo. Halimbawa, may dalawa po kayong bata. Mm-hmm. Ay, sirang mag-ano po nung sa'yo. Bali yung 13 poles na yan, isang tour guide lang yung magto-tour guide. For sir, kung ilang po ba kayo, sir? Halimbawa, ano ba yung capacity niyo sa ano? Halimbawa kung sa lima, isang tour guide, gano'n? Pag po isang po kayo, sir, dalawang tour guide. Dalawang tour guide na. Para sa 13 poles na yon, na pwedeng puntahan. May mga entrance ba? Bawat? Ano po, sir? Pag po, sir, ano? Pag po tatlo lang po kayo, special po, 550. Pag naman po, apat pataas po kayo, 150 per head po, sir. 150 per head? Oh, nandun na po, sir, yung tour guide nyo. Babayad niyo po na yun. Tapos free na po viewing namin. Then, mararating na yung 13 poles na yun. Opo, conform po sir sa inyo. Kaya niyo po rating. Lahat na yun. Pwede mag-overnight dito? Pwede sir. Pwede. Ang ginagawa po sir nila, punta muna silang 13 poles. Pag galing po nilang 13 poles, atras po sila sa Kendall Monument sir. Doon po ang camping site po talaga. Kendall Monument. Tapos, yung tent niya, magkano ang rent? Yung animan po sir, 500. Tapos yung dalawahan, 300 po. 300. Tapos meron ba mga pwedeng sakyan dyan na pwedeng rentahan, mga ganon? 4x4 sir. Oo, yung mga ganon. Meron po, kung ayaw nyo po maglakad sir ng 30 minutes kasi may 30 minutes po tayong lakad sa parking. Kung ayaw nyo po maglakad, magpong 4x4 po kayo. 5 minutes, nandun na po kayo sa Bumpers po, dire-direcho na yun. Nararating siya? Po, nararating po. Kaya ayaw. Sir, ano po naman yun? 100 per head po. Balikan po 200 per head sir. Balikan 200 per head. Yung motor hindi saan paparada kung sakali. Halimbawa mga nakamotor o nakasasakyan. Pwede rin po rin sa parking sir. Kasi sir, yung ano, meron din po tayong parking doon sa ibabaw. Yun yung kung maglalakad po tayo ng ano. Safe naman yung mga sasakyan doon. May parking ticket tayo. May parking din po sir doon. Bantay-bantay. Ayun naman po pala. Kaya may bayad sir yung parking po sir. Bali talaga yung pupuntahan dito, yung 13 poles saka yung Kendall Monument. Ayun, pwede mag-overnight. Pwede sir. Ayun naman po pala mga katropa. Ito na nga alam po sir sa ano, pagkagaling yung 13, atras po kayo ng Kendall Monument. Atras lang. Ayun. Sa tent naman sir, meron din po mga tent sa Kendall Monument. Ayun na. Kung bawasan pa, 400 na lang po, ganun. May discount din. Ayun, may discount naman po pala. Ang gawin po natin, kung makakapunta po tayo, puntahan po natin para mas maganda. Maganda nga yung lugar, oh. Banahaw Kamsay. Ano yung Banahaw Kamsay? Andiyan naman po siya rin sa ano. Lagpas na. Talbak po. Ito yung 13 poles, di ba? Dito po. Mas maganda yung 13 poles. Ganyan po sir ang tubig ngayon. Ganyan po kalakas. Yun, kung meron man ako i-recommenda sa inyo, 13 poles talaga maganda. Ayun. Saka, hindi mapapagod. Kung ayaw nyo mapagod, may sasakyan, no? 4x4, sir. Ayun, yun ang kagandahan. Ayun po mga ngayon mga ganito nag-uulan, hindi ba delikado ron?
Pagka naman sir malakas po, hindi po kayo nagpapapasok. Pag naman ganito sir, naala naman po. Ano nagpapasok? Halimbawa sir, nasa loob na, halimbawa sir, ang putol ganyan, nandoon tayo sa loob. Oo. Pagtansya ko naman po sir na ano, yung kaya ulan. Oo. Hindi na po kami nahihiyang mag-aya sa gisba. Baka po kasi lumakas, maipit po tayo sa loob. Oo nga, kaya tama. Na po kami. Oo, tama. Maganda nga yun. Tama yun. Kasi ang meron kasi iba sinasabi, delikado raw pagka malakas ang ulan. Ganun. Delikado rin po sir. Ang problema, ang ano naman sir, alam naman po naman mga tour guide. Kabisado nyo na. Yung, kasi po sa may kulang kalating oras lang sir, pag talagang malakas po ulan eh. Ayun. Nalakas na po talaga yun, kaya kailangan na pong buwaba. Ah, sige. Ano nga po pala pangalan nyo sir? Ople po ako, vice po ako ng tourism po dito. Ah, kayo ang vice. Ayun. Pag kung hihanapin, ano pangalan sir? Ople? Ople, ayun. Sir Ople po, siya po yung hahanapin natin pagka pupunta kayo dito sa 13 Falls. Hanapin nyo lang po si Sir Ople. Malalaman nyo po lahat ng mga po pwede nyo gawin dito. Sa kabisado niya po, kung yung mga panahon na delikado, saka hindi. Ayun Sir Ople, salamat. Salamat po sir. Nakaano to eh. Okay lang. Ayun, okay lang naman pala mga katropa. Nasa page ko kasi to, pagka ano, pakibisita mo na rin para makita mo. Pero ipopost ko na rin to sa netizen group ng DRT Bulacan para alam nila na open ngayon at po pwedeng gumala uli. Kasi karamihan ang alam ngayon, ano eh, maigpit. Kaya gumawa ko ng isang video dito para alam nila na open na uli yung DRT. Maluwag na sir. Ayun, maluwag na po ang DRT Bulacan. Ayun sir, salamat. Okay, sir, thank you. Ay boss, thank you. Okay. Thank you po. Ayun, kakain lang muna kami. Salamat! Ayun po mga katropa, punta tayo sa susunod na pwede natin puntahan. Nakalimutan ko yung mga sinabi ni Ople, ni Sir Ople, shoutout sa'yo. Paki-check na lang po. Kasi nakalimutan ko kung magkakalimutan. Pero nasa video naman po. Ayun po, punta tayo sa susunod na destination natin. Tingnan natin kung meron pa mas maganda. At talagang pwede mga bata o hindi pwede mga bata, kung delikado man o hindi, dahil ngayon po ay nag-uulan. Kapagod din po. Ayun dito mga si ate, pwede po magtanong ano po meron dito sa bullfight campsite? Bullfight po? Viewing po sir. Viewing po ng yung lugar, mataas siya. Ganun. Pwede mag-overnight? Opo. Pwede. Mga gano'ng katagal na ka rin? Ay, sir, ano kaya po nga? Tabing... makakarating po? May mga tent din po na pwedeng upahan? Meron po. Magkano po ang tent dito? Andali lang po. Ayun po, kompletuhin natin para ano. Tingnan natin. Ano? Bullpat? Ayun. Bullpat campsite. Maganda nga. Maganda nga to. Tanong po tara. Pumi-entrance. Sir, magkano po entrance dito? 50 po. Pag po bata, ganun din po. Pag bata po wala. Wala. Ano lang po? 10 po taas yata. Mga ganun. Pwede po. Pero may mga cottage na po sa taas. Halimbawa po mag-overnight. Meron po doon. Isang pavilion saka isang tipo. Isang pavilion. Opo. Bali isang malaki siya. Opo. Pwede po isang grupo. Opo. Sentro. Halimbawa marami po kami, pwede. Pwede. Ayun, maganda pala. Pwede po kami mag-inom doon, halimbawa ganun. Ayun pala. Overnight pwede. Yung mga pagkain po may mabibilan dito. Kami na po magdadala. Pwede pong meron dito. Sino? Opo, magpapaluto kayo. Pwede po 'yun. Ayun. Meron pong mga gantong snack din doon, may pwede. Tapos 50 pesos lang po yung entrance niya. Ayan, mura naman pala. Dito rin. Sige, pagka ano po, naghahanap po kami ng lugar na ano, pero tingin ko dito siguro kung abot yung mga motor namin, ayun po, mas maganda. Ganito po yan. Pagkano yung kasalan nyo, ito na po siya. Ganito na siya. Di mas mainam po pala, hindi na maglalakad. Hindi na po maglalakad. Ayun. Kasi parte nyo po ng motor nyo, ayun na po siya. Ayun po, salamat sir. Pagka ano po, punta po kami dito. Hanapin ko lang po kayo. Ayun po, hanapin lang po natin sa, si ma'am saka si sir. Ano po pangalan niyo sir? Andy. Sir Andy saka ma'am. Motion. Sige po, salamat po. Pagka ano po, babalik po kami dito. Pupunta po kami. Kasama ko po yung mga kasama ko, mga group ko. Okay, thank you po. Yeah. Ay, masabi na. Sir, thank you.
Ito po yung isa na po pwedeng balikuan. Pinuntahan po namin, napuntahan na po namin. Kaya po kami dito naligo kasi nga po may mga bata kaming kasama. Ayun po. Karlang Leon River. Magtatanong po tayo. Saan po pwedeng magtanong? Doon po. Doon po. Mas magkano entrance dito? 35. Yung cottage po magkano isa? Ayun po, karlang. Baba po tayo, baba tayo. Karlang na yung video. Tanongin natin po kaya. Saka yung mga pwede naman. Magkano po cottage dito? May 200, may 400. May 200, may 400. Yung 400 po yung malaki. Opo, yung doon sa kabila po. Kahit po umulan, hindi po mababasa. Hindi pa naman po, hindi pa mababa kayo. Po, hindi naman. Hindi po. Yung ano po, yung entrance po dito, magkano? 35. Pag bata po? Libre po. Libre ilang ang bata? Ilang taon po yung bata po kuya? Basta po bata, libre. Oo, bata. Bagay ang bata, naglalaro sa edad na 10 years old pa ba? Ayun po, libre. Tapos mga pagkain po, may mabibilan po ba rito? Kailangan magbaon? Kailangan po yung tindahan namin, nandun po sa taas eh. Kailangan magbaon po. Magbaon no? Na kasi umulan po eh. Hmm. Bagay, malawak pa po yan, hanggang taas pa po yan. Oo, sa dulo po eh, kasi maano na tayo, malalim na po din sa dulo po. Maganda pa po eh, no? Ayun, pambata na to. Silipin ko lang po sa inyo. Ayan po, tingnan natin. Maganda. Ito po yung ano, bisitahin nyo na lang po, napuntahan na namin. Binalikan ko lang po kasi hindi ko pabisado. Kasama sila yung nakakotip po? Hindi po, yung kapatid ko lang po na isa. Sige po ma'am, salamat po. Inanong ko lang po para sa susunod, alam po namin yung mga pwedeng puntahan. Taga San Rafael lang po. Okay. Thank you po. Marami po pupunta. Mga aliligo. Ayan. Ayan si Leo. Mura lang po entrance. Ayan po, suggest ko po, pagka family kayo at magsaswimming kayo. Maganda po dito. Dahil po pupunta, yun na. Iba nga po, ayun, naka-ocho po. Ayan. Pakibisita na lang po, meron po ako na itong video na ito nung pumunta po kami dito. Sa may Karlang Leon River. Maganda po. Ayan po mga katropa. Hanap tayo na ibang lugar. Bigos Hill. Ayan. Mas pwede magtanong? Dito po. Dito po ba sa Digos Hill pwede mag-overnight? Pwede po. May entrance siya? Meron po. Magkano entrance? 100. Gano'ng katagal lakarin? Pasok po yung sasakyan dyan. Hanggang ibabaw? Kung ano kayo ng tipi, yung sasakyan nyo, pwede rin doon sa tipi nyo iparada. Pag 4 wheels? Kahit 4 wheels po. May paradaan dyan. Safe naman siya? Safe po. May parking fee po? May ibabayaran? Sa 4 wheels, 40. Pagka sa ganyan po, 20 lang. 20 lang. Pag overnight tour po kayo lang, 50 lang ang entrance. Halimbawa nag-overnight, magkano yung tent? Tent? Family size po ba? Family size. 500, parang ganun. 500. 650, depende po, ewan ko po magkano ngayon. Meron din po kasi namamahala sa tent eh. Ganun. Tapos talbak, coffee blend, aba mukhang masarap yun. Pagka po may dala kayong tent, pitching fee lang babayaran nyo sa entrance. Yun lang yung babayaran? O, yung pagtatayo ng tent. May mga cottage yan? Meron po. Halimbawa mag-overnight ka, halimbawa umulan, yung hindi ka mababasa, meron? Meron po, tipi. Tipi? Tipi siya? 1,000 po doon. 1,000 yun. Pang ilang person naman siya? 6 hanggang 7 po. Ang kasya? Ang kasya po. Ayun. Sa bata, kaya ba maglakad ng bata dyan? Kaya po. Kaya. Hindi naman masyadong malayo yung lakarin? Hindi po, malapit. Kasi pasok po lahat ng motor eh. Pasok wala lahat? Wala na ang tour guide eh. Nakakaabot na hanggang doon? Wala nang tour guide ngayon? Wala na po. Di ba dati may tour guide? Wala po. Wala ba dati? Ito po ang pasyalan na walang tour guide. Itong lugar na to. Malapit na ba? Sige po. Umahon po kayo. Okay lang umahon. Ayun, tingnan natin. Para po kayo doon na mag-inquire lang kayo. Sige. Ayun. Na magkakating kayo sa susunod na araw. Sige, usap na lang po kayo doon. Okay, salamat. Hala. Tingnan natin mga katropa. Ang tarik ah. Ito pala yung tinatawag na Digos Hill.
magtanong ulit tayo dito, syempre. Pogi, pwede magtanong? Dito pwede raw mag-overnight. Pwede po. Magkano yung tent? Pag po magre-ride po kayo ng tent, 500 po yung couple tent. Ah, 500 couple tent. Okay. Eh, pang yung malaki size. Ano, for kada tent po, 1-2. 1-2. Opo, kompleto na po yung sa higa. May unan at kumot pa rin po. Ah, may unan at kumot pasama na. Pasama nyo po ba rin? Ayun lang. Ah. Sandali. Paano na? Tabi lang ako. Brad, halimbawa ano, umulan siya. Meron namang sisilungan o marerentahan? Meron naman po. May mga kubo puro na 300. 300? Meron din po kami mga kubo na tipi. Tipi? Magkano yung ganun? 1K po rin doon. 1K? Pwede naman din po yung mahigyan. Marami bang bisita ngayon sa taas? Konti na po. Mahalan ang bun eh. Walimlim sir. Sa phase 2. Ah, may camp, ang camping site, oh, phase 2. Phase 1 pa lang po rin ibabaw na rin. Phase 1. Phase 2 po, direto po. Pasok po mo to, wala po drive. Ah, pwede. Pwede kami pumunta. Okay lang. Ayun. Ayun po mga katropa. Sir, ano pangalan, sir? Ang ingat. Ano pangalan, sir? Jerome Aquino. Jerome Aquino. Ikaw, sir? Ronald. Ronald. Shout out. Boss? Ayun, shout out po sa inyo. At titingnan ko lang po yung taas. Salamat. Ayun, pinapasok tayo ni ano nila yung mga bantay po dito. Sakdalan, Jerome, Jerome. Jerome, tapos sa kasi Ronald, Ronald. Ayun. Salamat sa inyo. Tingnan natin kung gaano kaganda yung Digo Seal. Sa mga hindi pa po nakakarating sa Digo Seal, ito po makikita niyo na po. Kung gaano po kaganda yung lugar, pinayagan tayo pumunta. Na walang entrance. Ayan, ito po pala yung pinaupahan. Ayan, tipi. Kaya kahit umulan, hindi po kayo mababasa. Ah, maganda po pala talaga. Ito po yung tinatawag na ano. Ganda, oh. Ay, may pinya rin yung binibenta. Ganda. Ito. Una, wala kaming gagastos para sa vlogger, sa promotion. Pwede, doon pa lang po, malaking bagay na po yung mag-vlog. Ay, salamat sir. Ano pangalan sir? Wendell po. Wendell po, ayan. Sir, pangalan niya sir? Si sir. Ayun, salamat sir. Ayun, dito pa lang po, pagpasok niyo pa lang po, makikita niyo na po yung ganda. Ano pa lang po to, bungad. May tawag dito, phase ano daw, phase 1? Phase 1, ito po yung phase 1 na tinatawag. Dito pa lang po, tanaw niyo na lahat ng bundok dito. Kaya, ang Digo Seal po, isa siya sa pinupuntahan talaga dito sa DRT Bulacan. Pwede po mag-overnight dito? Pwede po, pwede. Ayun, pwede po siya mag-overnight. Ayun po yung mga... sa phase 2 siya. Ayun po, pakita natin sa phase 2. Tingnan natin kung ano, kung gano'ng kaganda. Ito pong ano, ayun po yung mga pinaupahan nila na pwede kayo mag-overnight. Nabanggit na po nila kanina kung magkano. Nakalimutan ko eh. Balikan nyo na lang po doon sa umpisa. Ayan po, pinaupahan nila yan. Limbawang umulan, pwede po kayo dyan. Naku, napakaganda po dito pag couple kayo. Sweet. Romantic. Ayan. Napunta po tayo, ayan. Ganda ng lugar. Sana all. Ayan. Ito po yung tinatawag na phase 1. Tingnan po natin yung phase 2. Kung gaano kaganda. Doon daw po mag-overnight. Malapit lang naman po. Hindi naman po masyadong mahirap yung daan. Okay, hindi. Maganda. Okay, no. Ang galing. Pinayagan nila tayong pumasok dito. Maganda na raw po yun. Hindi na raw po sila magbabayad sa vlogger para i-promote yung lugar nila. Pinayagan tayong pumasok para ma-picture yung lugar nila. Yung Digo Seal. Kaya mula po doon sa phase 1, ito lang po yung tatakbuhin nyo. Hindi naman po ganun kaano. Hindi naman po ganun kalayo. Ayun, ganda. Ayan. Dito pa lang po, ayan, tanaw nyo na naman yung mga magagandang lugar dito sa may ano, sa Digo Seal. Ano to? Ayun, ikot pa tayo.
Doon sa baba, yun ang ganda. Dito tayo, Leo. May tinda rin silang pinya. Bili tayo mamaya. Ayan. May mga talaga mga gumagala na dito. Mga pasyon. Yan. Yung mga mahihilig po mag-selfie, yan, pwede kayo mag-selfie dito. May flowers pa. Ayun. Ayun, sa baba, mas maganda. Yan. Yan. Ito po yung lagi nyo nakikita sa ano, yung mga sa Facebook. Yung mga nagpipicture dito sa lugar na to. Ayun po. Ganda ng lugar. Tapos pwede po kayo mamasyal hanggang dun, pababa. Pwede rin po kayo magpagulong dito. Doon na baksak nyo sa baba. Ayan, mandami na pong mga pasyal dito. Sabihin ko nga lang po pala ngayon, open na po ang DRT, maluwag na po. Pwede po kayo mamasyal. Ayan, mandami na pong namamasyal. Ayun si Leo. Magtatagal ba tayo dito? Konti? O punta na tayo ng tilapilan? Naku na, putikan siya na tayo niya. Ha? Oo, nakuna naman. Ayan. Ayan po yung mga makikita nyo dito sa phase 2. Ayan. Ayan, may mga cottage yan. Pwede po dito isang family. May pagkain na po dito. Marami na po. Ayan po yung makikita nyo, maganda. Okay siya. Marirecommend ko siya sa ano, sa family. Yung family, family bonding yan. Noong nakaraan po, hindi kami napunta dito, no? Sayang. May pinyahan po doon sa baba. Ganda. Ano, Leo? Let's go. Ayun pa mga katropa. Hanap tayo ng ano. Hanap pa tayo ng mas magandang lugar. Salamat sa mga ano dito, namamahala. Pinayagan tayo makapasok. Maraming pa yatang pwedeng galaan dito. Pero total... Ay, tingnan natin sa taas. Leo, sagditin natin sa taas. Sagditin natin dito sa taas. Mga maganda rito. Oh, dulas. Ayun, ganito lang naman pala. Ano, ganun din. Matatanong nyo lang, nakaka-relax yung lugar. Yun. Ito po yung phase 2. Pwede mag-overnight yan, may ilaw po sila. Maganda talaga, promise. The best dito overnight mga katropa. Yung isang barkada kayo, isang grupo kayo, the best dito. Dahil pong pumupunta. Tansya ko mga taga Manila, mga dumadaan rin po dito. Dahil syempre sa ganda ng lugar natin dito sa Bulacan. Isa to sa may pagmamalaki natin at yung Digusil dito sa DRT Bulacan. Ayun oh, yung mga mahilig magpa-picture. Madalas yung makita to sa FB page. Sa FB yan, dyan sila nagpa-picture kung natatandaan nyo. Ganda. Ayun po, marami pong pwedeng ano. Leo! 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 Nauna na. Tara na. Papi. Ano sa anak? Okay na po, sir. Salamat po. Sir, ano pangalan niya, sir? Ako si Kuya Edgar. Kuya Edgar, salamat po, Kuya Edgar. Yung may Paris dyan. Ah, dito po. Nakaano ka ba? Apo. Shout out sa'yo, Kuya Edgar. Oh, sige, salamat. Ano pangalan mo? Soto TV 10 po sa FB page ko. Saka sa YouTube channel ko. Soto PB10. Apo. Okay, thank you po. Sige, salamat. Okay. Taga dyan lang po sa San Rafael. Okay. Okay, thank you po. Ayun po. Salubong natin si Kuya Edgar. Picture tayo, ayaw mo? Diyan. Okay na, tara na. Ulan na kasi. Salamat po sa mga namamahala rito. Malaking bagay po na nakarating kami na i-picture natin yung lugar nila dahil na Indigosil. Isa sa mga sikat yan sa DRT Bulacan. Nakapasok po tayo nang walang entrance, walang bayan. Saka ano sila, natutuwa rin sila
Nakapasyal yung isang katulad natin nakapunta rito na ano naipicture yung kanilang lugar yung Digasiyan. Ganda talaga, promise mga tropa. Ayan o. Ayan o. Ganda, di ba? Diyan kayo magre-rent. Pagka kayo, couple kayo, the best, di ba? Ganda. Ayan po mga katropa. Ayan po mga katropa, nalibot ko na kayo dito sa May Digos Hill. Kung gusto niyo pong pumunta, barkada, pamilya, pumbura po, abutan sa sasakyan. Kahit po bata, pwede niyo pong isama. Ayan, ang ganda po. Ayan, yung mga pinapipicture na ano, yung pag magpapapicture po kayo, nasa pugad, ayun. Huwag lang po kayo malalaglag. Ayan po, may mga pumupunta rito na mga rider, ayan. Kompleto sila. Ayan. Dami nila. Sir, salamat. Okay na, na-picture na. Sir, thank you. Go ahead. Okay. Ayan, mga rider. Ayan. Sir, thank you. Hey, thank you. Ayan. Napakaswerte po natin. Ganun po pala pagka-vlogger. Hindi mo po alam mag-entrance. Okay po. Gusto nila na napipicture yung lugar nila. Galing. Ganda. Tapos sinalok pa tayo ng kumain, libre. Siyempre nakakaya naman po yun. Sir, thank you. So susunod, papasyal ako dito, yung pasyal lang. Okay, salamat. Yung medyo magtatagal kami overnight kasama yung mga katropa. Ayun po mga katropa, uwi na tayo. Yun. Ayun, ang ganda ng lugar. Ayun, papunta tayo sa susunod na destination natin. Tingnan natin kung ano po yung mga makikita natin. Kung meron pang mas magagandang puntahan. Pero may sasuggest ko po, itong Digos Hill. Panalo po, promise. Ala ko yung pagsisisihan pag pumunta kayo. Napakaganda. Okay, boss. Boss, thank you. Okay. Ayun po yung mga nagtitrail na ano, mga may hilig sa mga lugar na mabuti. Yung kanina po sinabi ko, yun, pwede nyo punta. Yun. Mahilig sila magputek. Shoutout sa inyo, sa lahat na mahilig magputek. Ayun po, meron po tayo dito isang falls na pupuntahan dito na sinasabi nila na isa sa pinakamaganda. Hindi ko ano po ha, pero sabi lang po nila, yun na rin po yung pinakamagandang falls. Ito po. Tingnan natin kung makakarating tayo, kung hindi tayo makakarating. Alamin natin kung makakapunta po tayo. Ano po tayo naman pagtatanungan. Pwede magtanong? Sino ba pwedeng tanongin dito tungkol dun sa falls? Kami po. Yeah, sige. Tatanungin kita. Gano'ng katagal lakarin yan? 'Yan depende pa rin po sa lakad niya. May tour guide? Meron po. Sino tour guide? Nagtutour guide kayo? Ako po, extra lang. Ah, extra ka lang. Magkano entrance doon? 40 po per head. Tapos yung tour guide niyo po 5 is 1,300. Bata hindi pwede diyan eh, no? Kapag minor po hindi, pero ako po kasi hindi lang halataan na po, teenager, 15. Bata ka pa rin, pero matanda ka na, pwede na. Tapos pwede mag-overnight 'yan. Opo. Ah, pwede mag-overnight. May mga cottage? Tent, meron din. Ay, ang cottage wala. Lang po doon yung makakainan lang po ganun. Pero meron pong tulog sa ganun. Yung hindi ka mababasa, halimbawang umulan, meron. Wala. Pwede naman, meron po dyan na Teamo, yung resort po siya. Pwede po kayo mag-overnight dyan. Then, kung gusto nyo po kayong maaga, yun. Abot yung motor doon? Ay, hindi po. Lakad. Lakad. Gano'ng katagal lalakarin? Lakad naman po, ano, 30 to 45 minutes. Halimbawa, may mga motor sila. Saan pwedeng iparada ang motor? Ano po? Pag lusong niyo po dyan, kanan po kayo, lahat po doon ng bahay, pwede niyo na po siya parkingan. Meron po doon parking operator. Ah, ganun. Safe naman siya. Po. Magkano ang parking? 20 pesos lang po 20 pesos. Sa ganyan, and then sa four wheels po, 50. Ayan. Tapos, ilang oras nga pala ulit lalakarin?
ano po, 30 to 45 minutes din, 2 kilometers. Depende sa bilis ng lakad, no? Ayun po mga katropa, ganun pala. Lalakarin nyo. Pero ang alam ko, ito yata yung pinakamagandang pulse dito sa DRT Bulacan, eh, no? Siyempre po, kami tiga dito, pero opo. Ito yung pinakamaganda. Yun ang alam ko, ito pinakamaganda. Kasi makikita mo sa FB saka sa YouTube, ito yung pinakamaganda. Pero sa magpipicture po siguro sa DRT Bulacan, ito na po yung pinakamagandang video. Kasi lahat po pinuntahan ko. Pinuntahan ko lahat eh. Meron pa ako hindi napupuntahan, pero ito yung ano, pinakahuli yatang pulse. Dahil ata dyan, Tilapilo na yan, di ba? Opo, sa Barangay Kalawakan. Barangay Kalawakan na yun, no? Hills. Hills na siya eh. Dito, ito yung pinakahuling pulse eh, no? Sa DRT. Ah, marami pa. Paglagpas ng Tilapilon, marami pang pwedeng galaan. Balistada, Tilapilon, then Gulod Paradise, then yung pong Pols, Talon Pari, pangalan po nun. Ah. Noon. Naku po, marami pa pala. Pero pupuntahan natin ngayong araw, kahit umuulan. Ayun, salamat. Ano nga pala pangalan mo? Alexis Costa po. Alexis? Costa. Costa. Ah, salamat sa'yo, Alexis Costa. Yan po yung ano, yung tinanong natin yung bata. At teenager na raw pala siya, hindi na raw siya bata. Verdivia Falls. Ayan. Ang sabi po, sabi-sabi, ito raw po ang pinakamagandang falls dito sa DRT Bulacan. Pero para mas maniwala sana tayo, puntahan sana natin. Kaso, maglalakad pa po ng malayo. Pero gagawin po natin yan sa susunod na mga video natin. Ang gagawin po natin, sa bawat lugar po na pinuntahan natin ngayong araw, sa susunod na balik natin, yun lang po yung pupuntahan natin. Halimbawa, kung pupunta tayo dito sa Verdivia Falls, eto lang po yung pupuntahan natin. Sa susunod po. Ayun po mga katropa, biyahe na uli kami. Tingnan natin. Alam ko po, ang kasunod na lugar na pwedeng puntahan dito na maganda, na maraming pinupuntahan, yung Digos Hill, yung Tilapilon Hills, yun. Doon po tayo susunod na pupunta. Ayun po mga katropa, biyahe na po uli tayo. Ayan po, Verdivia Falls. Biyahe na po uli. Ang ganda. Ayan po. Paganda po ng paganda yung mga napupuntahan natin. Ayan. Naku po, ito. Palanguyan River. Saan to? Mount Mabio Silid, Parangay Talbak, Doña Remedios Silid. Doon pa po siguro yun. Madadaanan naman po siguro natin. Sana madaanan natin. Kung meron man po akong hindi napuntahan lugar dito sa... ito pala. Ito. Ay, di. Verdivia Falls. Ito rin. Ito rin po pala yung Verdivia Falls. Kung meron man po akong hindi napuntahan dito sa may DRT Bulacan na lugar, pa-comment naman po para mapuntahan ko. Kasi syempre hindi po natin kabisado to. Kung ano lang po yung nakikita natin na tarpaulin sa labas, yun lang po yung mga pinupuntahan at pinagtatanungan natin. Pero syempre sa mga makakapanood na taga rito at hindi ko po na sama sa video yung lugar nila, pa-comment na lang po. Ayun po, ang ganda. Ayan. Ito po oh, isa sa mga ano, pwedeng paliguan. Ano pangalan niya? Tambuan River. Tambuan River po. Overnight rate. May bahay siya pwedeng upahan. 2 to 3 packs. 99 pesos. Ay, 999 pesos po. Yung camping tent po niya, 1 to 2 person po, yung maliit lang po, 299. 3 to 4 person po, 499, halos 500 na. Bring your own tent, yan, 100 per person. Bring your own tent, 100 per person. Yun po siguro yung dala kayo yung sariling tent. Tapos pinaka-entrance yun po, 100 po per person. Siguro kung kayo po upa dito ng tent, baka wala na po siyang ano, entrance fee. Pre-river access, clean restroom, nice nightning, bonfire, ayan, mga pwede nyo pong gawin.
Ayan. Kung gusto nyo pong mag-inquire pa para mas malaman nyo po kung ano yung mga ano dito sa lugar na to, may number po sila, ayan, para sa reservation, pwede nyo pong tawagan. Pwede nyo po silang i-chat sa FB page nila, Tambuan River and Camping Site. Ayan po. Hindi na po siguro tayo bababa, maputek. Wala po kasing tao dito. Ayan pala, may entrance fee. Ayan po. Alamin natin. Ayan. Rental fees. Ayan. Umbrella. 300. One table and five chairs. Yung umbrella po, payong. Merong five table, ay five na upuan, tapos saka isang table. Tapos, one folding table, tapos apat na upuan, 150 naman po. Pag camping tent, 300. Lona for picnic, 20 pesos. Balsa, 100 pesos. Salvavida, 50 pesos po. Entrance fee po pala, 30 pesos. Ayun, eto na po siya. Malapit na po, pagbaba nyo, yun na po. Kaya pwede po yung bata, pwede po yung family. Sa ngayon po, nag-uulan, hindi ko marerekomenda na pumunta po kayo kasi medyo malabo po yung tubig. Ganda po nung biyahin po ulit. Ayan po ah. Tambuan River Campsite. Check na pwede rin po mag-overnight dyan. Hindi na po tayo nagtanong. Meron naman po silang tarpaulin. Kompleto naman po yung details na nakapaskil sa kanila. Kaya pwede na tayo hindi magtanong. Ganda po ng lugar oh. Para Leo. Ganda. Wala. Malit sila. Pero syempre, makakaya naman kung hindi natin ipipicture. Hindi po kit maliit yung lugar. Hindi natin ipipicture. Yan. Tanong tayo syempre. Baka ito pwede. Mas pwede magtanong? Conception Farm. Basta tanong ko lang po kung ano meron dito sa Conception Farm. Kung pwedeng mamasyal, gumala. Pinakaano lang po dito, kaya pangkarami yun. Nag-ano lang po sila. Go-overnight. Ganun po. May entrance fee rin po siya. Wala po. Wala? Open lang po siya? Libre? Ale. Kasi mag... Ano po kayo? Ale. Ito? Ah? Ano po? Bali, ano po? Uupahan niyo yung... Ah, doon po pwedeng umupa. Pwede pong tignan. Sige po, basa po. Dala. Ang tignan natin mga katropa. Ano na? Tiga, saan po kayo? Taga, ay may pool kayong halimbawa gusto maligo, ano po? Ang tubig. Testing pa lang po eh, kagagawa pa lang po. Pero pwede pong kung may bata po. O ano man, pwede pong... Pwede pong rentahan to. Yes po. Ayun, ayun po mga katropa. Pwede nyo pong rentahan to. Magkano po halimbawa rerentahan itong lugar niyo halimbawa? Ito po kasi 1.5. 1.5 po to. Tapos po yung maniliit, 1,000. 1,000 po to? Yes po. Pwede po silipin? Po. Silipin po natin mga katropa. Tiga po kayo? Taga San Rafael po. Ayan. Halimbawa gusto niyo lang po mag-unwind. Ayan. Ayan. Pwede po for 3 persons pwede. Mm-hmm. Ayan halimbawa. Mag-boyfriend, girlfriend kayo. Pwede po kayong pumasyal dito. Dalawa kayo. Ayan. Pare-pares naman sila. Ayun po mga katropa. Ito po 1,000. 1,500. 1,000 po. 1,500 po yung malaki. 1,500 po yung malaki. Kaya niya i-accommodate ang 8 person. Kasi pwede naman po matulog dito sa may ano. Ayun. Pwede, ibig sabihin po, pwede mag-overnight dito. O kaya family bonding. Ganun. Po, talaga pong ano namin po, overnight. In po ng 2 o'clock. Ng hapon, out po pinabukasan ng 11. Ngayon po, kung halimbawa po at wala namang guest bago kayo dumating, mas early kayo, okay lang po, wala namang problem. 2 p.m. po to 11 o'clock ng kinabukasan ng umaga. Yes po. Ayun. Kung wala naman po kaming guest kinabukasan, kahit medyo mag-extend kayo after lunch, wala naman po. Pwede po magdala ng lutuin dito? Yes po, wala pong problema. Ito po, halimbawa, pwede rin po magluto, ganyan yes, po. Yes po. Ayun, ganda. Ay, may CR po, kompleto. Yes, po. Ayan. Ito pong marirekomenda ko na napakasimple lang halimbawa family kayo o kaya kadalasan magkakabarkada. Maganda po rito. Kadalasan po family tapos yung magkakabarkada mga kabataan. Kasi po ang ginagawa po namin,
halimbawa, yung 4 na kubo, meron na isang barkada sila uupa, ini-exclusive na po namin. Hindi na po kami nagpapaano ng isa pa dito. Ganun po. Kumbaga po, safe na, tapos ma-enjoy pa nila kasi sila lang yung tao. Guest namin. Okay. Sige po. Marami po kaming upuan, marami kaming table. Conception Farm po, no? Yes po. Paki-like na lang po sa Facebook. Facebook page din po ako para sa YouTube channel ko po to. Okay lang po, ma'am. Yes po, no problem sir, po. Sir, ang pangalan niyo, sir? Ronnie. Vlogger po ba? Opo, ma'am. Ma'am, pangalan niyo, ma'am? Lirio po. Thank you, ma'am. Okay, sir, thank you po. Anytime po, basta po paki-like na lang po kami kung magme-message man po kayo sa Conception Farm po. Ayun po, pag mag-i-inquire po kayo, mag-message lang po kayo sa Conception Farm. Meron po silang FB page na, ma'am. Yes po, IG. Ayun po. May IG rin po sila. Po. Conception Farm po, mga katropa. Very much welcome po kayo. Ay, ma'am, thank you po, sir. Thank you. Po, pasensya po sa bala sa pagkain niya. Nabala po natin sila sa tanghalian nila. Wala pong problema. Hindi muna po kayo nag-lunch. Hindi na, sa susunod po, pupunta po kami dyan. Sige po. Okay. Salamat po, sir. Ma'am, thank you po. Thank you. Ingat po sa biyahe. Okay, salamat. Ganda, maganda. Pwedeng, pwede po natin puntahan. Mag-overnight po tayo. Maganda. Sige po, salamat po. Okay po. Ayun, maghahanap naman po tayo, mga katropa, na pwede nating kainan. Ang ganda. Dapat di po pupuntahan eh. Pero kaya ang nasabi ko lang po, maganda. Pag pumunta po kayo doon sa Conception Park, exclusive. Halimbawa, marami po kayong magkakatropa. Kayo lang po, hindi na po sila magpapasok na iba. Tapos napakamura lang po. Isipin nyo kung 1,000 po yun, yung pinaupahan nila na doon. Siyempre, ang upahan po natin dyan, yung 1,500, yung pangmaramihan. Tapos, meron ng lutuan, libre na po yun. Ang kagandahan po doon, kayo lang po yung tao sa loob. Pwede kayong magwala dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Saan kayo maninira ng gamit. Pag may birthday, isang tropa, isang grupo, pwede po kayo pumunta dyan. Napakaganda po. Kahit family. Ano mo, family banding nyo. Private lang po. Conception Farm po. May mga halaman sinanggan. Meron din po silang pwede paluguan nyo. Yung ipunan ng tubig. Siguro, additional na yun. Pwede kayong babayaran nyo po. Ano to? Sa kanin. Yun po, mga tropa, may sasuggest ko po yun. Maganda talaga. Promise. Huwag kayo mag-shota. Huwag na kayo mag-hotel. 1,000 lang. Overnight nyo. Dalawa lang kayo. Nandun po kayo. Doon sa may maliit na ano. Mag-ano kayo doon. Papasok kayo doon ng 2 PM ng hapon. Kinabukasan yung uwi nyo ng 11 ng umaga. Diba? Kung mag-shota kayo. Diba? Enjoy nyo. Dalawa lang kayo doon. Hindi na sila magpapasok. May-enjoy nyo talaga. Ayan po, andito na po tayo sa Tilapilan Hills. Siyempre, pasok tayo. Pilay, lumagpas na naman. Tanong tayo. Saan po pwede magtanong dito? May entrance po ba rito? Opo, dyan po. Magkano po ang pinaka-entrance po dito? 50 po per head. 50 per head. Tapos po may mga may kainan na po dyan. Okay, lang po doon. Ay, yung doon po. Meron din po doon. Bukas pa rin po buwan. Okay. Yung kapihan doon bukas pa. Tapos po, pagka dito, yung magto-tour guide, di ba, aakyat po sa bundok. Digusil po yan, di ba? Opo. Magkano po ang bayad sa tour guide nyo? 300 po. 300. Kahit po ilang kayo? 300 yung tour guide. 5 is to 1 tour guide. Ganun. Pero kung dadalawa rin kayo, isa rin din yun. Ganda po kung mga 5 kayo. Ganun pala. Meron po ba ditong kainan ng mga bulaluan? Ganun, mami? Noodles? Dati po kasi nung... Ay, mga noodles? Dito po, may noodles. May kainan dyan. Tapos si pag pumotor, may parking fee din. Sasakyan meron din. Ganun. Pagpupunta doon sa bundok. Hindi po. Pag sa bundok po, maglalakad na po tayo dito. Dito po ang parking. Yung may-ari po noon, doon po, saan po nakaano? Doon po, yung may kainan. Doon po. Pwede po kayong pumunta ron? Opo. Okay. Number 1 po lang. Salamat po.
Ayun, registration. Dito tayo. Ayan po. Ganda. Pero ano lang po ito. Dito pa lang po ito sa baba. Ito yung pinuntahan namin. Pero kung maglalakad po kayo, syempre, dahil maputik po ngayon, doon po kayo pupunta sa Digusil. Hanap tayo ng kakainan. Gutom na po kami ni Leo. Kain muna kami. Leo, kain muna tayo. Ayan po. Ito po yung Tilapilon. Ayan. Ayan po. Ayan po mga katropa, andito na kami sa Tilapilon Hills. Tilapilon Hills sila yun. Tilapilon ba? Paano ba? Tilapilon. Nalobat po kasi yung GoPro ko. Kaya nangyari po, hindi na po namin mapapakita sa inyo yung mga ibang lugar na pwedeng puntahan dito. Katulad ng Digusil, no? Tapos, Talumpare. Secret Falls, yun. Tapos ano pa? Talon ni Eva. Hindi na po namin mapapakita kasi nalobat po yung GoPro ko. Umorder lang po kami ng pagkain nila yun. Tapos kakain lang po kami. Pagkatapos uwi na po kami. Inorder ko pong pagkain, ano? Pampano fish yung sinigang. Ulo daw po. Ulo. Shoutout kay sa kumpare ko. Kay Ulo. Ayun po mga katropa. Antay lang namin yung inorder namin. Tapos kakain lang po kami. Pagkatapos, uwi na kami. Hindi na po namin mapapakita sa inyo yung ibang lugar. Pasensya na po, nalobat. Sa susunod na lang po, kahit nasa bundok kami. Maganda tong lugar, maganda po tong lugar na to. Pwede niyo puntahan. Tilapilon Hills, no? Tilapilon. Maganda. Kahit nasa bundok kami, isda pa rin kami. Ano to? Pampano fish po yung in-order namin nila. Yeah. Sarap pa. Ulo. Ilan pa? Isang piraso lang ba to? Mga kalahati tayo sa ulo. Ano na sa akin? Ha? Katawan? Akin pong ulo. Uya ako eh. Saan trauma? Uya. Meron pang ako. Sambungan pa na yun. Sambungan. Layo ng dinayuan namin ng pagkain. Mabango. Oh, mabango. Ang sitaw. Pasensya na po kayo mga tropa kung yung ibang lugar hindi na po namin mapapakita. Kasi ano, nalobat po talaga eh. Kinulang yung battery ko sa dami po ng pinuntahan namin. Dadalawa po kasi yung battery kong gamit. Yung unang higo po para sa inyo. Sarap na yun. Napakain na. Dami pong tao yan. Kaya dahan-dahan lang yung salita. Medyo nasasanay na ako. Hindi ka tulad dati. Ano? Dati nahiya pa ako eh. Pagka ano. Pag may mga tao. Yung bago-bago pa lang po ako. Ngayon hindi na. Katagalan pa lang, ano, kumakapal yung mukha mo. Apo, ang yun, ha? Kung paano. Ayun, nalagod. Naglagod. Dami po kain. Sabi lang akong totoo nga. Nagluluto rin kasi ito. Yung isda po kasi natumahal talaga. Nakalimutan ko magkano binili ko dati na ito. Bumili ko dati na ito. Medyo mataas talaga yung presyo niya. Masarap yung sabaw. Sabaw okay, naman. Sarap din may isda.
Wala na po kaming binayang entrance. Kasi kumain po kami dito. Bali, kung wala kayong, kung hindi kayo kakain, papasok kayo dito. May entrance po, pati po yung parking. Sige natin kiramba. Ngapin eh. Sa pusa, no? Para makatingin sila ng pampano. Sa pusa. Pusa natin. Meron kaming pusa. Lima po. Sa kaya nasa pusa. Kaya yung ngini palayok. Palayok pero may lupan tayo. Then, subukan po natin hingin yung palayok. Lokohin lang naman natin. Pwede na tayo. Ayun po mga katropa, sa susunod mayroon yung mga lugar na pinuntahan natin kanina, pupuntahan talaga natin tapos mag-i-stay tayo ng mga isang araw, ganun. Ganun po gagawin natin para mas ma-enjoy po natin yung lugar. Pero sa ngayon po, talagang pinakita ko lang po sa inyo yung mga pwedeng puntahan, yung pwede sa bata, saka hindi, para sa mga magkakabarkada, ganun. Ayun po mga katropa, hanggang dito na lang po. Lagi po kayong mag-iingat at God bless po. At tandaan nyo po, dito sa Soto TV 10, good vibes lang po tayo.